ang mga traidor sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kasaysayan ng Pilipinas ay puno ng mga magigiting na bayani na lumaban sa mga mananakop para sa ating kalayaan. Sa kasamaang palad, may ilan ring pumanig sa mga kalaban at nagtraidor sa ating bansa. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga traidor na ito. 10. Cecilio Segismundo. Noong March 23, 1901, nahuli ng mga Amerikano ang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Sa mga panahong iyon, ito ay isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa ating kasaysayan. Pero paano nga ba nalaman ng mga Amerikano kung saan nagtatago si El Presidente? Dito papasok si Cecilio Segismundo. Si Cecilio Segismundo ay dating konstabulary ng Manila sa ilalim ng mga Espanyol at corporal sa ilalim ni Major Nazario Alhambra. Nang sumali siya sa Katipunan, dahil sa kanyang background, pinagkatiwalaan siya ni Aguinaldo at ginawang opisyal na messenger. Noong may conflict na ang mga Pilipino at Amerikano, nagtago si Aguinaldo sa Isabela, isang nayon sa Palanan, at inatasan niya si Segismundo na ihatid ang kanyang mahalagang liham sa kanilang mga kasamahan upang humingi ng tulong. Isang buwang naglakad sa mga bukid si Segismundo hanggang sa naabutan siya ng mga Amerikano at napilitang sumuko. Ayon sa kwento, pinangakuan siya ng mga ito ng commission sa Philippine Army at reward na $300 kung sasabihin niya ang lokasyon ni Aguinaldo. Agad niyang tinanggap ang offer at matagumpay na nahuli ng mga Amerikano ang El Presidente. 9. Januario Galut. Kilala si General Gregorio del Pilar bilang ang pinakabatang general noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa atin. Noong December 2, 1899, magiting niyang nilabanan kasama ang kanyang grupo ang mga Amerikano sa Tirad Pass sa Ilocos Sur. Sa huli, natalo ang grupo ni Goyo dahil napaligiran sila ng mga Amerikano at isang traidor ang rason kung bakit. Si Januario Galut ay isang Tinggian Igorot mula sa Cordillera, Northern Luzon. Sa kasamaang palad, siya ang nagturo kay Major Peyton March ng lihim na daanan papunta sa pwesto ng mga Pilipinong sundalo. Noong una ay nakalaban pa ang grupo ni Goyo, pero nang malaman ng mga Amerikano ang lihim na daanan, napaligiran na nila ang grupo ni Goyo na siyang naging rason kung bakit natalo ang mga ito. Sa katunayan, mula sa 80 Filipino soldiers, 8 lamang ang nakaligtas at isa sa mga namatay ay ang binatang general na natamaan ng bala sa kanyang leeg habang pinamumunuan ang kanyang mga sundalo sa labanan. May mga sabi-sabi na nagtraidor si Galut dahil hindi maganda ang pagtrato ng kanyang sariling mga kababayan sa kanya. Kaya naman, pumanig siya sa mga Amerikano. 8. Apolinario Alcuitas. Hindi man siya ang pinakasikat na bayani ng ating kasaysayan, kilala naman ng mga tao, lalo na ng mga Cebuano, ang rebelde na lumaban sa mga Espanyol na si Pantaleon Villegas o mas kilala bilang si Leon Quilat. Inatasan ni Aguinaldo si Leon Quilat na pamunuan ng mga rebelde sa Cebu at agad niyang ipinamalas ang kanyang tapang at galing. Sumugod ang grupo ni Quilat sa Cebu noong April 3, 1898 noong Palm Sunday sa isang pangyayari na tinawag na Tres de Abril Revolt. Noong una ay nakuha nilang talunin ang mga puwersang Espanyol, pero nang dumating ang mga backup nito mula sa Maynila, umatras sina Leon Quilat at nagtago sa Karkar, Cebu. Natakot ang mga pinuno ng Karkar na baka sila ang pag-inita ng mga Espanyol sa pag-ampun nila kay Quilat. Kaya nagplano sila na patayin ito. Ang kinuha nilang asasin ay si Apolinario Alcuitas. Sa gabi noong April 7, nilasing nina Alcuitas si Quilat at noong umaga ng April 8, kasama ang kanyang grupo, sinaksak nila ang pinuno ng Cebu habang natutulog. 7. Makabayang Katipunan ng Ligang Pilipino. Karaniwan sa mga nasa video ay isang tao, ito lamang ang traidor na grupo. Noong sinakop tayo ng Japan, may ilang grupo ng mga Pilipino na kumampi sa kanila at isa na dito ang Makabayang Katipunan ng Ligang Pilipino o mas kilala bilang Makapili. Kumampi ang grupo na ito sa mga Hapon nang naisipan ng Japan na magsali ng ilang mga Pilipinong sundalo sa kanilang puwersa. Siyempre, alam nilang magigiting na mandirigma ang mga Pilipino at matapang itong lumalaban sa mga gera. Gayunpaman, hindi ito ang rason kung bakit kinatatakutan ng ibang mga Pilipino ang Makapili.
ang pinakamalaking rason ay ang kanilang pagturo sa kanilang sariling mga kababayan na hindi sang-ayon sa mga pinaggagawa ng mga Hapon. Sa tuwing nagpupunta ang mga Hapon sa isang layon upang hulihin ang kalaban nila, lalabas ang mga Makapili members, suot ang isang bamboo basket sa kanilang ulo upang hindi sila makilala ng ibang mga tao. May butas lamang ang basket sa kanilang mga mata upang makita nila ang suspects at maturo kung sino ang mga Pilipinong kalaban ng mga Hapon. Maraming kababayan natin ang namatay dahil sa mga Makapili. 6. Antonio Surabao. Si Antonio Surabao ay alagad ng isang Spanish encomiendero sa Calamianes, Palawan na si Pedro Sarmiento. Sa mga panahong iyon, 1580s, nagplano ang ilang mga nobles mula sa Pampanga at Manila na labanan ng mga mapang-aping Kastila. Pinamunuan ito ni na Agustin Legazpi, Martin Pangan, ang Gobernador Silio ng Tondo at ni Magat Salamat. Malaking parte din ng grupo ang tulong na ipinangako sa kanila ng isang Japanese na Kristiyano. Ito ang rason kung bakit nag-recruit sila hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa Borneo at Japan. Habang papunta sa Borneo, tumigil si Salamat sa Calamianes at nakausap niya si Surabao upang humingi ng tulong para sa kanilang plano. Imbis na sumali, sinabi ni Surabao sa kanyang amo ang plano ng grupo. Agad na nakarating sa mga otoridad na Espanyol ang plano ni Namagat at hinuli nila ang grupo upang parusahan at patayin. Maraming namatay at nagdusa dahil sa pagtraidor ni Antonio Surabao. 5. Dominador Gomez. Sa videong ito, si Dominador Gomez ang pinakatapat sa Pilipinas bago siya nagtraidor. Si Gomez ay isang doktor, propagandista at leader ng mga union strikes laban sa pang-aabuso ng mga Amerikano. Higit pa doon, nagbigay siya ng matapang na speech tungkol sa imperialismo ng mga dayuhan. At ito ang rason kung bakit inaresto siya noong 1903. Noong una ay naging matapang si Gomez, pero sa kasamaang palad, hindi niya natiis ang pagkakakulong. Pumayag siya na gamitin para mahuli si Macario Sacay at kanyang mga kasamahan na nagtatago sa bundok. Kinumbinsi ni Gomez si Sacay na sumuko sa pangako na hindi sila huhulihin ng mga Amerikano at ibibigay rin ang hinahangad nilang kalayaan sa hinaharap. Pero iba ang nangyari. Pagdating ni Sacay sa Cavite, agad silang inaresto ng mga dayuhan. Isa lang ang nasabi ni Gomez, wala nang silbi ang paglaban. 4. Miguel Vicos at Pedro Bekbek. Si Diego Silang ay isa sa pinakamatagumpay na bayani na lumaban sa mga Espanyol. Isa sa mga nagpalakas sa kanya ay dahil nakuha niya ang tulong ng ilang British forces at naging gobernador pa nga siya ng Ilocos Sur na hindi nakontrol ng mga Kastila. Nabahala ang mga dayuhan sa anong kayang gawin ni Silang, kaya pinapatay nila ito. At ang gumawa ng trabaho ay si Miguel Vicos at Pedro Bekbek. May ilang nagsasabi na ginawa ito ni Vicos dahil may galit siya kay Silang o dahil pinangakuan ng mga Kastila ng isang pabuya si Bekbek. Kung alinman ang totoo, pumunta ang dalawa sa headquarters ni Silang sa Vigan. Nang nagkita sila ni Silang, hindi siya naghinala. Pero nung tumalikod siya, agad siyang binaril ng dalawa. Sa sobrang tuwa ng mga Espanyol, nagtayo sila ng isang monumento ng isang aso para kay Vicos. Para naman kay Bekbek, habang pinaparada siya ng mga Espanyol sa kanyang ginawa, sinugod siya ng asawa ni Silang. Mahalaga na ating alalahanin ang mga bayaning nagbigay sa atin ng kalayaan. Pero mahalaga rin na hindi natin kalimutan ang mga nagtraidor sa bansa upang wala nang makagawa ng ganitong pagkakamali sa hinaharap. 3. Teodoro Patino. Ang KKK ay isang sikretong grupo ng mga Pilipino na naglalayong labanan ang mga mananakop na Espanyol. Malaki ang naging papel nito sa pagkuha natin sa ating kalayaan. Pero bago pa ito unang sumugod, nalaman na ito ng mga Espanyol dahil isang tao ang nagbulgar nito, si Teodoro Patino. May ilang kwento kung bakit ito ginawa ni Patino. May ilang naniniwala na nalaman ito ng mga Kastila nang nagsara ang printing shop na pinagtatrabahuan ni Patino dahil nag-away sila ng isang Apolonio de la Cruz tungkol sa pagpapataas ng sahod. Nakita ng mga Kastila sa kanilang shop ang mga dokumento ng katipunan. Habang ang iba naman ay naniniwala na ang dalawa ay katipunero at nag-away sila dahil sa isang utang.
Sinabi ni Patino ang plano ng mga katipunero sa kanyang kapatid na siyang nagkumbinsi sa kanya na ibulgar ito sa Spanish authorities. Sa mga panahong ito, nagpaplano pa lamang ang grupo at nagre-recruit ng mga tao. Dahil dito, napilitan ang mga katipunero na lumaban ng mas maaga kaysa sa plano nila noong 1896. May ilang historian ang naniniwala na mas matagumpay sana ang grupo kung hindi lang nalaman ng mga Espanyol ang tungkol sa kanilang grupo ng mas maaga. 2. Pedro Paterno. Ayon sa historian at manunulat na si Ambeth Ocampo, si Pedro Paterno ang pinakaunang balimbing sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Paterno ay isang matalinong manunulat at abogado. Nagtrabaho siya bilang mediator sa pagitan ni Aguinaldo at ng Governor General ng Espanya na si Primo de Rivera. Iisipin mo na kakampihan niya si Aguinaldo. Pero nakumbinsi ni Paterno ang presidente na pirmahan ang Biak na Bato Pact at umalis sa Pilipinas. Agad na nang hingi ng reward si Paterno mula sa mga Espanyol. Ginusto niyang maging miyembro ng Spanish Senate at mabigyan ng 1 million Mexican dollars dahil pabor sa Espanya ang kasunduan. Pero hindi siya pinagbigyan. Nang bumalik si Aguinaldo, nakumbinsi na naman niya si Aguinaldo na gawin siyang presidente ng Malolos Congress at pinuno ng gabinete. Pero noong dumating ang mga Amerikano, agad na namang kumalas si Paterno at kumampi sa mga dayuhan. Sa katunayan, sumali siya sa First Philippine Assembly na isinagawa ng mga Amerikano. 1. Felipe Buencamino. Kung gaano katraidor at balimbing si Paterno, nahigitan pa siya ng taong ito. Kung kilala mo si General Luna, sigurado akong kilala mo rin si Felipe Buencamino. Si Buencamino ang isa sa pinakamalaking balimbing sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula siya bilang isang judge para sa Spanish government. Habang nasa posisyon, pinayuhan ni Buencamino ang mga Espanyol na patayin ang mga traidor sa gobyerno. Nakaraniwan ay kanyang sariling kababayan din lang para sa kapayapaan ng bansa. Nang sumiklab ang rebolusyon, agad na kumampi si Buencamino sa mga Pilipino dahil nahuli siya ng mga ito. Naging miyembro siya ng gabinete ni Aguinaldo at isa sa mga framers ng Malolos Constitution. Noong dumating ang mga Amerikano, agad na namang nagpalit ng grupo si Buencamino at pumanig sa mga Amerikano. Dito niya nakalaban si General Luna nang sampalin siya nito dahil sa kanyang kagustuhan na makipagkasundo sa mga Amerikano. Marami ang naniniwala na isa si Buencamino sa nagpapatay kay General Luna. At ito ay dahil sa araw na pinatay ang general, nag-away na naman sila ni Buencamino. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.